Magandang buhay mga kawaw. Share ko lang po itong natuklasan ko. Kumakailan ko lang ito nalaman na may malalim palang kahulugan itong mga kakalain mong mga bato lang o ribulto lang na ginawa ng tao sa galing ng arkitektura, sa galing sa larangan, sa construction. Ito pala ay may ibig sabihin. Yan ay ribultong mga unggoy. Yung una, isa-isahin po natin, hindi na tayong papakahaba. Yung may takip ng mata. Ibig sabihin pala niyan ay sees no evil. Yung pala ibig sabihin niyan, huwag kang titingin sa masasama. Huwag mong gamitin ang iyong mata sa kasamaan. Sabi nga ng Panginoon, kung ang iyong mata ang nagiging dahilan ng pagkakasala mo, ay dukitin mo. Hindi naman ibig sabihin na literal na ganun. Kumbaga, ibig sabihin nun ay tigilan mo ang pagtingin. Hindi kailangan mabulag ka para iwasan yung mga makamundong mga panoorin. Ngayon po, itila ba ang hirap ng pigilan ito sapagkat sa internet pala makikita mo kung sino yung mga nagbabiral ng mga videos, mga malalaswa, mga walang ka-sense. Yan ay napakalakas ng hatak. Yan ay mga taktika ng kaaway ni Satanas para ang tao ay mapalayo sa Panginoon. At sobrang galing ng kanyang innovation, iniiba-iba lang niya ang forma, pero isa lang po ang ibig sabihin niyan, last of the eyes. Yun yung unang nito purpose niyang bato na yan na unggoy, takpan ang mata na nakabuka. Huwag pong ganun, nasa disiplina lang po yan ng tao kung paano didisiplinahin ang mga nakikita sa paligid. Napakadali magkasala, subalit ang galing sa Panginoon. Sabi nga ng sa Isaiah 1:18, kung doon kakamali, kahit gaano ka dami yung kasalanan natin, ninimbay tayo at kaya tayong paputiin ng Diyos, linisin ng Diyos yung ating karumihan. Kaya nasa Diyos yung solusyon para tayo maging malinis ang ating paningin. Kung gamitin natin ang mata ng Panginoon, kapag tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, yung ating pong mata ay lilinis. Makikita natin ang mga bagay. Minsan may makita ka lang na mag-aakbay galing Maynila, at kakalala mo yung isasabihin mo na ayun ay illegal na pagsasama. Yung pala magkapatid o magpinsan, medyo ganyan kabilis ang mata magkasala. Ngayon, yung sunod? Punta natin yung sunod. Ingatan natin ating mata. Tinatakpan naman niya ang kanyang bibig. Umiiwas sa pagkakasala sa labi. Sabi nga ng James, ang dila ay napakaliit na bahagi ng katawan ng tao, subalit katulad ng apoy, ito'y kayang sumunog ng kagubatan. Kaya niyang patayin. At ang sabi nga ng Proverbs ay ang buhay at kamatayan ay sa dila, nakasalalay. Napaka-powerful na itong dila at hindi ito dapat nagagamit sa ng kapwa, pag-down ng kapwa, paninira ng kapwa. So, ito ay hindi pwedeng gamitin pagpupuri sa Diyos at pag-aalimura, pagmumura. Kaya yung tamang paggamit ng dila ay binabantayan. Mas mabuti na daw yung kukunting sinabi kaysa maraming sinabi na dami din namang mali. Para makaiwas ka raw sa pagkakasala, huwag ka na magsalita. Hindi naman ganun. Nasa pagkocontrol lang po yan. Ano yung panghuli? Panghuli po ay yung tainga. Yung ikalawa po ay speak no evil. Una, sees no evil, speak no evil. Pangatlo, yung hear no evil, yung tinatakpan yung tayo niya. Minsan nakasakay ako sa van, may isa doong mababaang lipad, ikaw nga babaeng mababaang lipad yung tinatawag. At marurumi talaga ang pinagsasabihan, ang mga sasasabi doon sa likod. May kausap na lalaking, dati niyang customer, at gusto ko sanang takpan na lang yung tenga ko. At pinilit ko na lang na i-filter ang paligid. Pwede mong, mas maganda kung meron kang headset, pero kung wala, nasa sa iyo na yun kung paano mag-imagine ng mga bagay. Mag-imagine ka na lang praise and worship para magmalinis yung iyong pandinig sa mga naririnig. Lalo ngayon, mga green jokes ay usong-uso. Napakadaling dumumi ng tao. Kaya kung wala ang Panginoon, baka nga walang maligtas. Dahil sa dumi ng puso ng tao, dahil sa nakikita, sinasabi, naririnig, ginagawa, at lahat pa, maraming pride of life. Tatlo lang po kasi yung taktika ni Satan na hindi nagbabago. Iniiba lang niya ang may innovation lang po siya. Ito po yung tinatawag na last of the flesh,
Last of the Ice at Pride of Life. Yan po ay pabago-bago lang ng forma, pero iisa lang ang taktika. Yung tatlong yan ay dyan din nagbabagsak yung category na yan. Hindi nga lang siya directly doon. Pero napakaganda nung nag-invento yan. Hindi ko na lang tanda. I-comment nyo lang kung sino yung nagpauso niyan. Pero nung maipagtanong ko, yung palang ibig sabihin yan. Ano? Ngayon, alam mo na kaibigan, wow, naway magkaroon ng aral sa iyo ang larawang ito. Ang kasabihang ito na mula sa mga inilagay sa mga unggoy na bato at maging aral sa atin na ano yan? Sees no evil, speak no evil, hear no evil. In other words, ang conclusion, say no to evil, yes to God. Ano? Yun po ang solusyon. Say no to evil scheme, yes to godliness. Maraming pong salamat. Bye-bye and God bless.